Guys, may isi-share ako sa inyo. Ito ay salita ng Panginoon. Unang-una, manalangin muna tayo. Panginoon, humihingi kami ng iyong gabay sa oras na ito. Na gabayan mo kami upang maunawaan namin ang iyong salita na magiging gabay namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Nawa, Panginoon, ang iyong kalooban ay ipagkaloob mo rin sa amin ang katalinuhang ito upang maunawaan ang iyong kagustuhan upang ikaw ay aming parangalan sa aming buhay, buong buhay namin ikaw na parangalan sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, na ito ay pagkain ng aming buhay at ito ang nagpapalakas sa amin upang kami ay mamuhay dito ng mapayapa at naaayon sa iyong kagustuhan at maging ma-enjoy namin ang buhay na ipinagkakaloob mo sa amin at ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So guys, ito yung isi-share ko sa inyo ang libro ng mga ngaral na chapter 12 verse 1 to 13. Ang nakasulat dito, ito. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw. Bago magdilim ang buwan at ang bituin. At ang mga bituin. Bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, alalahanin mo siya bago humiga. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago maulan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahong nasarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon, di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba na at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napaka
walang kabuluhan, lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan, sinubok kung ito'y totoo. Pinili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino at matulis na tulad ng tungkod sa pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat, at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Lord, maraming salamat sa salitang ito. Ang Panginoon ay may sa buhay namin, ang iyong mga salita, at ito ay ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo at magiging halimbawa sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na po ay kami ay iyong pagpapalain pa at bigyan pa ng kalakasan at kalusugan, at ishield mo po kami ng iyong kapangyarihan. We ask this in Jesus' mighty name. Amen. So yun guys, ang salita ng Panginoon ay napaka makabuluhan, ano? So ang aking pinaka na nararamdaman dito ay gusto ng Panginoon na siya talaga ang makikilala natin sa ating mga ginagawa araw-araw. Hindi yung sarili natin ay ating itataas sa ating mga paggawa ng mga mabuting bagay. Kailangan, kung makagawa tayo ng mga mabuting bagay sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, yun ay lagi nating ipagpapasalamat sa Panginoon. Lagi nating iuunahin ang pagpapasalamat sa Kanya at ipapakilala natin siya. Dahil siya lamang ang may gawa at bigay ng lahat ng biyaya, tayo ay ginagamit lang ng Panginoon upang mabigyan din natin ng mga pangangailangan ng ating kapwa. Pero siya talaga ang tunay na nagkaloob nito, dahil bago tayo mabuhay dito sa lupa ay nandyan na yung mga bagay na yan. Pinaunlad lang natin ang ating sarili upang tayo magkaroon ng yaman na galing sa Panginoon. Kaya ang yaman na ito ay hindi galing sa atin, kundi nang gagaling sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking kaunting nalalaman. Sana ay ma-absorb nyo rin kung ano yung ibig sabihin, at kung magbasa din kayo ng about sa Biblia, ay may kanya-kanya tayong pinaparamdam sa atin ang Panginoon. Kaya may kanya-kanya tayong paghahayag tungkol sa mga salita ng Panginoon. Kaya God bless you all always. Maraming salamat muli sa pangalan ng Panginoon at sa pangalan ni Jesu Kristo
na ating siya yung ating manluluwas, siya yung tumulong sa atin upang maibalik natin ang ating buhay sa ating Amang Makapangyarihan. At guys, hinihiling ko rin po na panoorin ito, i-like nyo, at mag-subscribe po kayo, at i-share nyo po upang marami pong makakarinig ng ating mga ang ating salita ng Panginoon sa araw-araw po. Maraming salamat. God bless you all, and thank you so much. Bye-bye.